ating i-review ay ang Tribon 10EC Insecticide. Ano po ba yung Tribon Insecticide? Siya po ay contact at quick knockdown na pamatay insekto. Ito po ay para sa ngusong kabayo, green leaf hopper, and brown plant hopper. Pwede rin po siya sa stem borer at world maggot. Yung Tribon na insecticide po, pwede po natin gamitin 20 ml per 16 liters na tubig or knapsack sprayer or 200 ml per hectare kapag may infestation. So ano ba ang katangian ni Tribon insecticide? Siya po ay contact, quick knockdown at broad spectrum. Ang kanyang benepisyo po ay ilang oras lang patay at bagsak ang iba't ibang uri ng pesting insekto, wala nang dapat pang ikabahala. So matipid po siya dahil ang Tribon pong insecticide, 1 liter po kasya sa 5 hektarya. So magaling siya sa kapestihan, magaling sa black bug, rice bug, at pwede rin po siya sa stem borer, world maggot, leaf folder at mga hoppers. Pwede din po siya sa palay, mangga, gulay at iba't ibang crops po. So pwede po siya sa anong crops po. So si Tribon insecticide po ay ang kanyang dosage po ay 20 ml per 16 liters na tubig or 200 ml per hectare po kapag may infestation. Ang Tribon insecticide po ay isa sa mga mabili po sa aming store. Ang mga ka-agri po natin na bumibili, ito po ay ginagamit po nila sa palay, mangga, gulay, kahit anong crops po, pwede po ito. Huwag po kayong mag-alala na gamitin at ito ay subok na or tested na po ng ating mga ka-agri. Kahit sa amin po, ginamit po namin ito sa kalamansi. Kaya huwag po kayong mag-alala na gamitin. Pero paalala lang po, pag gumamit po tayo ng Tribon insecticide po, kailangan pong hindi po tayo mag-overdose or mag-underdose. Kailangan sundin po natin kung ano yung dosage po niya, kung ano yung instruction niya para maiwasan po natin ang resistance or immunity. Kahit sa anong gamot or kahit sa anong chemical, kailangan po sundin po natin talaga ang kanyang dosage para maiwasan po ang komplikasyon at hindi po tayo magka-resistance or immunity. So, paalala po sa ating mga ka-agri, hindi po tayo mag-overdose saka mag-underdose kahit na anong pesticide po na i-spray po natin sa ating mga tanim. Paalala din po sa ating mga ka-agri na mahilig pong mag-cocktail or mag-mix, huwag naman po kayong mag-cocktail ng napakaraming pesticide kasi po hindi din po lahat po gagana. Pwede po kayo maghalo ng kahit 2 pesticide po, pero pag sobrang dami na po, huwag naman po kasi masasayang din po ang pera po niyo. Kung pwede po, pwede rin naman po kayong mag-single spray, isalit nyo na lang po pagkatapos po ng interval spray. Kaya lang po, talagang matrabaho lang po pag mag-single spray kayo. Pero mas maganda po yun para makita po niyo yung effect ng gamot na in-spray niyo. Para masasabi po niyo na epektibo po siya. Pero po sa realidad po talaga, yung mga ka-agri po natin, nagkakaktil po sila ng madaming gamot or sobrang gamot para mapagkasya po nila sa kanilang pag-spray or para daw po makatipid sila. Pero hindi po nila alam na pag nagkaktil tayo ng sobrang daming pesticide, iisa lang po ang gagana po doon. Bakit? Siyempre po, yung mga active ingredients na andun sa mga pesticide, magkakontra-contradict na po yon. So, ibig sabihin, isa lang po ang gagana sa mga active ingredients ng mga gamot na pinagsama-sama nyo. So, sa halip na napapamura, napapamahal pa po kayo. Unless, isang gamot or 2 gamot lang po ang kinaktil nyo or minix nyo, ayan, pwede pa. So,
Sa bagay, call naman po ng mga ka-agri po natin yon. Alam ko naman na yung mga ka-agri po natin, parang mga scientist po sila na nag-e-experiment din po sila ng sarili po nilang pesticide para i-apply sa kanilang mga pananim. Pero dapat alalahanin po din po natin yung ating pananim kung ito po ba ay makakabuti or hindi. Kasi syempre, malaking puhunan na po yung andun sa ating mga pananim. So, kung hindi pa nakagamit yung mga kaibigan nyo or yung mga katabing bukid nyo or kayo, huwag po muna kayong magcocktail ng sobrang daming gamot. Isa, dalawa, pwede pa. Pero pag sobra na, huwag naman po. So hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Kung hindi po sa inyo, wala po ako. So hindi ko po mararating ang 25,000 subscribers kung hindi po sa inyo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na din po kayo at hindi po ako masyado marunong mag-edit. So pagpasensyahan o pagtiyagaan nyo na lang po ang video na ina-upload ko. So, sana sa mga video na mga pinopost ko, sana may matutunan po kayo na pwede nyong gamitin sa inyong mga pananim. Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. I'm yours.